Welcome back again to my YouTube channel. Meron tayong gagawin, Hisense 40 inches. Okay. Ayan, wala siyang standby red. Wala siyang red light indicator. So, ibig sabihin, no power. So, ito yung model niya. Hisense 40D52. Ayan. 40 inches. So, ito yung board niya. Sabi ng customer, ano daw, kumidlat, biglang namatay yung TV. So, pinacheck na nila sa ibang technician, wala daw mahanap na ano, na pyesa. Dahil board na daw ang sira. Wala daw mahanap na katulad na same model. So, check natin, baka magawan pa ng paraan. Okay, read tayo ng voltage, baka primary ang sira. At nasa DC voltage tayo. Body ground and yan. Okay, mayroon naman siyang 12 volts. So, ibig sabihin buo yung kanyang primary. Merong 41 sa kanyang backlight, sa kanyang inverter na supply. So, wala siyang supply dito. Okay. Coil balls, mayroon namang supply yung kanyang audio. Tapos dito. So, yun guys, nakita na natin. Butas yung kanyang audio IC. Ayan, butas. Kita ba guys, blurred kasi nasira yung cellphone ko, kaya ngayon lang ako nakapag-vlog, pasensya na. Low quality yung cellphone gamit ko, kaya medyo blurred. So itong ano na to, papalitan natin itong buong board. Kasi ang dami ng hinang. Yung pinacheck daw to sa technician, meron pa daw standby. Ngayon yung dinala sa akin, wala na siyang standby na red. So, akala ko, pinunot niya yung sa sensor. Yung pala, siguro na bumigay na lalo. Habang yung trouble niya. So, papalitan natin ito ng board. So, ito yung ano niya. BST59S. PH02. Kailangan same yung makita natin yan. Yan ang ipapalit ating board. Yun ang pinaka number nya. So meron tayong Fukuda 50 inches. Model nya. Titignan natin kung pareho ba. So ayan. I-analyze natin kung pwede ba siyang ikabit. So, transformer nya dalawa, same lang. IC, pareho lang niya yung number, same lang yung IC. So ito yung number ng board nya, ayan, PBH01. So ito yung ano, PBH02. So parang magkaiba sila ng number. Ito ay PBH01. Ayan. So, kapag pareho sila ng ano, main chip IC, ay pwede itong pagpalitan yung memory. So, ito yung option natin. Ayan. Ang memory lang ang pagpapalit natin para ma-install na natin tong board natin na galing sa 50 inches.
Actually, pwede naman ito ikabit tong aking board. Kaso nga lang, hindi gagana yung original remote niya, yung Hisense. Kasi magkaiba ng program. So, ito yung memory ng Hisense. Ayan. Hugutin natin yan. Ayan. Madali lang naman ito tanggalin. So hinangan lang natin siya magkabilaan para mahugot natin tong memory. So tinatawag nating EEPROM. Ayan, init. So natanggal na natin yung memory ng 40 Hisense. So gagamitin natin to para gumana yung kanyang remote. Sasubukan natin kung magmamatch. Ayan, so ayan. Lagay natin dyan para lumamig na. So ito na yung kakablating board galing sa 50 inches na Fukuda. So tanggalin natin itong memory at ikabit natin yung tinanggal natin nung una. Ang unit na ito ay galing sa basag. So yung mga board ay tinatabi ko, binabalutan ko siya ng plastic para hindi siya mag-umido. Ayan, so kunin natin itong memory. Memory ng 40 inches Hisense. Ayan. Ilalagay na natin dito sa Fukuda na pang 50 inches. Ayan, blurred talaga ang aking cellphone. 13 MP lang kasi ito. Nasira kasi yung aking cellphone na isa, yung ginagamit ko. So, dandaan na sa pagkabit, baka may matanggal tayong resistor. Ganyan lang siya. Hindi ko na ginamitan ng hot air. Mas madali kasi pag panginang lang. Yun. Kakabit na natin ang memory ng Hisense, yung program niya. Tignan natin kung magmamatch ba. Or baka rumble-rumble. Minsan kasi pag pinagpalit natin memory, magkaiba ng board. May minsan walang sounds, may picture. Yan. O, tignan natin. Okay, okay naman yung pagkakainang. Ayan, so ikabit na natin. Testing natin kung gagana ba tong board na to. Kung magmamatch ba ang kanyang program.
Ay. Tornilyo ko muna. Gabi natin yung kanyang ground. So, hindi ko muna kanabit yung kanyang mga frame. Testing ko muna kung gagana ba. Dali lang naman ni kabit. Kasi ibang technician mga baguhan ay nakabase sa model. Binibili nila, hindi nila alam na pwede ikabit dito ang ibang model. Pagpalitin ng memory ang paraan. Kaya natatambagan sila ng gawain hanggang sa magsawa yung customer at lumipat na ibang shop. So ito lang yung ginagawa, pagpare yung board, ibang model, pagpalitin lang ng memory. Yun na yung paraan. So yan, may standby. Tingnan natin kung magpapower. Ayan, tama naman. Okay, pindot natin. Ayun, nagdo. Ayun, milaw yung backlight. Kasi diba, ayan ha. So tingnan natin kung may display. Okay, sana meron. Ayun, meron. Umubra yung kanyang ano, same lang sila, yun nga. So, subukan natin kung meron pa siyang ano, display. Subukan natin yung remote. Kung magpa-function ba. So, check natin sa camera kung meron ba. Aba, malino. Tignan natin kung gumagana ba yung remote. So yan, meron. Ayun, nagpa-function naman yung kanya. May ilaw yung indicator niya. So, testing natin. Para makita natin yung sa display. So ayan guys, ano natin, patayo muna. Sikip shop, okay. Nagpa-function, tama naman yung kanyang mga position. Sakto-sakto. Menu. Ayun no. So napansin lang natin ay sobrang liwanag. Okay, babawasan ko na lang mamaya ng backlight yan. Backlight setting sa kanyang... Kapitan natin yung isa yung USB para makita natin yung kanyang display. Nagawa naman natin kung may sounds. Okay. Source. Media 1. No device. So, media to ito. Ayan, 2.0 Bobby. So, ayan guys, umubra siya, may sounds. So, minute ko na sa pag-edit mamaya. Alright, successful natin repair. At pasensya na, ngayon lang ako nakapag-upload ng video dahil nasira ating cellphone. Ayan. So ito yung board ng Hisense PBH02. Ayan. Kinabitan natin siya ng PBH01. Ayan. Memory lang ang kanyang nandyan pa rin. Sana may natutunan kayong video.